Okay, maulanon nga, chimpo guys. So today, meron tayo dito i-check na Chevrolet Duramax Colorado. Yan. So mahina ang kanyang lamig ng aircon guys. On aircon video. So yun na lang ang kanyang karga guys, nasa 15 PSI, so kulang po ang kanyang refrigerant ito. So ang kanyang suction line, mayroon pa siyang return na lamig, may vaporous pa. Pero dito sa loob, check natin. Okay, ilawan natin, madilim guys. Okay, so dito dito na ducting at saka doon sa kapila malamig, pero dito mahina. Yan po yung problema ng aircon guys, na mga ganito pag kulang na po ng karga. So hindi po pantay yung buga dito na lamig. Yan, naka-number 2 tayo. Tapos isa pa po, sobrang hina po ng hangin na lumalabas dito. Kahit papilo, hindi niya ma-ano guys, tulak. Sobrang hina po ng buga. Kasi na-check ko ito dati guys, no? Dito, wala siyang cabin filter or air filter dito sa loob. So, pag ganyan, direkta po nakapasok yung likabok dito sa loob sa ating evaporator, no? So okay guys, samahan niyo po ako, i-check po natin tong unit ni ma'am. So una po nating gagawin, no, tanggalin natin yung same process pa rin, tanggalin natin tong dashboard para atin may pull out yung evaporator. Okay, ito yung sinabi ko guys, na wala siyang filter. Ito, naka-close po siya. Yan. So after natin to ma-check guys, o di ba tayo sure kung anong papalitan natin dito, kasi kasalukuyan pa po na tine-check natin yung unit. Pero just in case guys, lalagyan po natin to ng filter. So yung gagawin natin, i-cut natin tong dito. Yan, tapos para malagyan ng filter. Okay? Tapos dito, tanggalin lang po yung wiper dito na cover, saka itong steel. Kasi para di tayo mahirapan magtanggal ng ating heater at saka yung fitting doon sa likod guys. Tapos meron ba po ditong nakalagay na bolt, nakadugtong doon sa ating steel, para mahila natin yung steel para mailabas yung housing na evaporator. Yeah. Yan, ito na guys, tatanggal na natin na ang dashboard. Yan, so next natin is ito, housing, bubbler housing at saka yung evaporator. So nagdaming ano guys, oh, kabok. At ito na, natanggal na ang evaporator housing guys. So ito po, kasalukuyang minubuksan natin mga tropa. Yan. Dalom lang na, dalom. Muna ako na pa. Wow, ito ang itsura ng kanyang evaporator guys, na walang filter. Yan, sobrang kapal ng ini. Pabay sensor yalikos. Pabay sensor.
Yun, no? So, hindi siya masyadong lumamig kasi wala nang natira sa pins. Nakulapan na ng dumi. Ayan. Tapos, dito. Check natin to dito, guys, kasi mayroon dito mga sign na kulay green, no? Ayan, no? Okay, paligtis natin, guys, para ma-check natin yung buong evaporator sa kung may leak ba wala. Right. So ito yung evaporator, guys. Linisan muna natin para tapos after natin mag-cleaning, balik natin ulit sa tubig. Okay, yan, malinis na, guys, oh. Oh, kita na yung kabila. Oh, yan. So, good naman ang evaporator, guys. Wala naman siyang leak. Tapos pa parang okay pa naman yung condition dito. Kasi pag may leak to, kahit maliit lang, nagsasign po siya ng langis na kulay green. So, ngayon, dito sa fitting, yan, meron siyang shine na langis. So, ang problema nito, guys, is yung o-ring dito sa loob. Siguro, matigas na or mayroong mga corrosion dito sa loob. So, ang gagawin natin, buksan natin to at ating i-refresh sa loob. Kung pwede balitan o-ring, balitan natin. Okay, guys. Go.
Korosyon lang, korosyon. Oh, balik na natin. Sabag to, Mio. Mio. Good pa ang kanyang ring guys, no? Okay, so binagal natin yung o-ring kasi good naman. Tapos inisal natin sa loob guys yung mga korosyon. So okay, simbol na natin like. Okay guys, balik po kami after natin ma-symbol tong evaporator at saka ditong blower, tapos may balik na rin yung mga dashboard dito, yung dashboard para hindi masyadong haba ating video. Tapos ito yung blower guys na sinabi ko kanina, no? So yan, kinakat po yung nalagyan ng filter. At ito na guys, no? Naibalik na natin ang maayos yung dashboard. Tapos dito sa ating cut na kanina na lagyan ng filter. So yan, nailagay na po natin yung filter. So balik lang natin itong natira na ano, cut natin. Yan. So yung isa, wala na. So nandito siguro guys. Ito. Yan. Lagyan natin ito ng ano, rotate para hindi malaglag. Tapos naka-close pa rin para pagpalit natin sa ano, next, easy lang pag tanggal ito guys, no? Lang. Di na yung Sabado? Hila pull out na eh. Ano ako sa Sabado? Ha? Ay, lager pull out niyo. Garay sa case ko yan ang gulo.
Tapos dito yung mga kasama natin naglagay na rin ng refrigerant. Yan, so inaayos nila yung battery kasi lost contact pa. Yan oh. So wait lang natin pag ma-start na guys. Para ating may reading, may temperature tayo doon para i-reading natin yung coldness ng aircon niya guys, no? Okay? Okay, good na po natin unit guys. So yan, tinatanggal na po yung manifold gauge. Dahil good na po ang kanyang karga. Yan, nagpapapros ng ating suction line. Okay. Tapos, check natin dito sa loob. Maulan dito sa amin guys, oh. Yan. Grabe, sobrang lamig guys. So naka number 2 na tayo. Oh, tingnan nyo ating nakuha na temperature guys, oh. 2.4. Grabe, sobrang lamig, oh. Nangagagat sa kamay. Yan, oh, malakas na po yung hangin guys, compare kanina. Oh, yan oh. Oh, di ba? Oh. Malakas na oh. Yan. So, okay. Good na. Bali, ang ginawa natin dito is nag-cleaning lang tapos ni-refresh natin yung fitting sa may ano guys, expansion valve sa evaporator. At nagtapos, naglagay tayo dito ng iba po, yung filter. Yan. So ito, heater po ito ha. Tandaan nyo po. Okay. So okay. Yun lang guys, no? Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe at saka mag-follow na rin sa ating Facebook. So yan, kung napapansin niyo guys, oh, lumalabas yung fog. Oh. Grabe, sobrang lamig guys. So yan, yan. Makita nyo yan, oh. Parang nag-close in. Sobrang lamig. Iyan, oh. Grabe guys, oh. Yan. So, ikanyan yung feedback ng aircon guys kapag umuulan, oh. So malamig kasi yung chimpo. Yan. Okay. So meron ba tayong i-check guys yung sa itaas na Fortuner na kulay black. So isi-share din natin yan kung ano yung sira guys, no? Okay. So sa dito, finish na po tayo. And yun lang guys, and thanks for watching.